So, ayun, beauty trend you wish never became a trend. In my opinion, siguro, hindi kasi ako mahilig mag-contour. As in, putok contour. Yes. Subtle contour lang. But of course, natutunan ko na din kung paano mag-hard contour because of the lighting, pag sa mga shoots, ganyan. You really have to adjust. But since yung background ko kasi is, I was a wedding makeup artist kasi before ako napunta sa mga artiste. So, hindi ako yung makontour talaga. So, I think yun trend na yun. Yun yung sana hindi na lang. Naturally, hindi na lang, but ano, buti na lang, hindi na rin ganun kauso yung putok contour. Mm-hmm. Nandun na tayo sa ano eh, na subtle na lang yung contour. Natural. Tapos nagbe-blend na lang with the blush. Pushy na lang yung brow. Yes. So, nandun na tayo sa ano, pa-natural effect. Okay. Which is what I love. And what I love too. Yes. Okay, with the eyes, ang gagawin ko ngayon, since it's almost spring-summer, spring summer colors tayo. Okay. So I'm gonna use orange and pink. Okay. For your eyes. Okay, let's go. So what I usually do with Casey's look, since most of the time ang focus namin is yung eyes niya, I really play with colors. So everything ano na lang, parang to follow na lang yung sa lipstick saka sa blush. But ang main focus talaga eyes. Okay. So I'm gonna start with a matte eyeshadow. I'm gonna use this orange color. Actually, natutunan ko tong style na eyes yung unahin kay Jelly. Jelly yun yun. Pwede na maunahin yung mata. Oh nga, why not? Diba? Mm. So, ito yung pinaka-base nung eyeshadow natin sa crease. So, pina-follow ko lang yung ano mo, natural crease mo sa mata. So, if you notice, maraming space si Casey sa mata. Kaya masarap maglaro. Marami siyang space. So, pwede ka mag-eyeliner, tapos mag-glitters, tapos may kulay pa. So, you can usually play with textures din. Like ako, matte and shimmer, ganyan. Para pag sa photos and sa stage, hindi masyado mag-absorb ng... Hindi kasi nag-absorb ng light ang matte. Eh. So, mas kita siya sa stage. Unlike yung shimmer or yung mga pag-glitters, doon nagre-reflect yung light. So, yun yung nagbibigay ng party vibes sa face. Oo, oh, actually, nung nag-concert ako ng Supreme, ang makeup look niya noon, meron akong sobrang lalaking glitters dito sa mata. And then, nilagay niya din dito. So, kahit dun sa mga audience na nasa general admission, sa cameras nila, sobrang kita yung pag pumikit ako, pag gumanon ako. Pag gumilid nila. Para kung may salamin. Yes. So, mirror ball. Mm-hmm. Ang peg. And would you believe na yung look mo sa concert, nung araw ko lang din yun na pagtanto, na yun yung magiging look mo. Pero during the entire day, halos hindi nila ako makausap ng maayos. Kasi nga, nag-iisip ako ng look. Kasi syempre, first major concert mo yun, diba? Pero sobrang na-appreciate ko na kahit si Kuya Mark yung hairstylist ko and even Kuya Mir, pinaghahandaan nila ako every single time. Lalo na pag mga ganun yung pinag-iisipan talaga nila yung look namin. Actually, nag-uusap kami sa grupo anong gagawin namin itsura. True. May collaboration. One beauty product you can't work without. Pinaka. Isa lang? As in, isa lang beauty product? Oo, kasi kung two, sana dito. One lang. Ang hirap naman mamili ng isa. May mga tipong... Like if your life depended on it. Siguro ano, moisturizer. Oh, talaga? Like ako, hindi ako ma-makeup sa sarili ko eh. So, moisturizer lang talaga ako na tao. Talaga, so, ako... Mamatay ako ng walang moisturizer. Pinaka-paborito mong makeup look na nagawa mo sa akin? I think one of my favorite is yung concert. Because, as in, ano talaga yon, na-drain ako ng bonggang-bongga doon. Taka, na-achieve natin yung from poster to stage. Parang ganon. Kumbaga may connection yung poster mo dun sa look mo sa stage. They knew right away I was the person on the poster. Kasi nung pumasok po ako ng MUA Arena, magsa-soundcheck ako, ayokong papasukin ng guard. Seryoso? Oo. Tapos, anong pangalan nyo? Hinahanap na namin. Nakita na yung pangalan ni Kuya JM. Tapos, syempre, hinahanap ko yung pangalan ko sa listahan. Wala ako sa listahan. Tapos, sabi ko, Kuya, kasama po talaga ako dyan sa show. Pero hindi ko lang po talaga mahalap yung pangalan ko dito sa listahan. Tapos, buti na lang, may dumating na taga MUA din. Siya yung magko-concert. Sobrang ibang, syempre, iba kulay ng buhok. Uh-oh. Lang make-up, lang kilay.
hindi ka na nakikilala ng mga tao pag itim na yung buhok mo. Nakakatawa talaga yun. Eh, pero syempre kasi, he was just doing his job, di ba? Totoo naman, pag wala ang pangalan mo sa listahan, hindi ka makakapasok for, di ba? Wala na lang, kuya. Kuya, sino? Nag-eyeliner na ako kay Casey. So, I extended her eyeliner. And since yung mata kasi ni Casey is droopy, so, mas makapal yung nasa bandang dulo. And then, hindi ko talaga pataas, as in pataas na ano, na eyeliner. Parang medyo pa-straight. Para in-extend ko lang yung eyes mo talaga. Pero yon, yung trick kasi sa eyes niya is mas makapal talaga yung sa outer part kasi droopy yung mata niya. And to give it a lift. Nahirapan talaga ako mag-eyeliner. I mean, hindi ako perfect mag-eyeliner. So, I always go back and forth. And I use moisturizer para mag-linis. Uh-huh. Rather than eye makeup remover. So ito yung ginagamit niyang pang-eyeliner but sadly, it's not available anymore in the Philippines. Yes. Sa aking effect niya, para ka lang nag-pencil. Mm. Kasi yung ibang pen liner, may konting kintab. Yeah, tama. So gusto ko matte. Okay, next is lashes. Thank you, Artisan Lashes, for sending us lashes. Yes. Favorite lashes namin ng Artisan kasi 3D effect na siya. Hindi mo na kailangan i-curl ulit. Tsaka hindi siya masyadong mabigat sa mata. So magbabawas pa rin ako ng length ng lashes kasi masyado siya mahaba. Importante na bago mo ilagay yung false lashes mo, kailangan mo siya masupat sa mata mo. Yes. Kasi sa akin, most of the time, lahat ng lashes extra long. True. So kailangan siyang gupitin ng mga... Like, kasi kapag masyadong mahaba rin yung lashes. I mean, pag di mo binawasan. Nawawala yung purpose ng paglagay mo pa ng eyeliner kasi pag dinikit mo sa pababa pa rin, so nababalik pa din sa droopy mo pa. Malungkot ulit. Ayun na nga pala, question. What are the most common beauty mistakes that people who are not professional makeup artists make? Okay. Sasagutin ko yung habang naglalagay ng lashes. I think, for me, there's no rule in makeup. You can learn the basic and then you can play with it from the basic. Kumbaga, you can build your own techniques. Like every makeup artist has their own techniques. And even kahit hindi ka makeup artist, may sarili kang techniques sa mukha mo kasi aral na aral mo na yung mukha mo. Ikaw ang pinaka nakakaalam sa mukha. Yes, exactly. But I think the common mistake for me is makeup balance. Like meaning? You don't minsan hard ka na sa eyes mo. Tapos hard ka pa sa lips mo. So nawawala yung balance eh. Isipin mo parati, ano ba focal point ng face mo? If it's the lips, then go minimal with the eyes. Mm-hmm. And then, bonggang lips. You can add color sa eyeshadow mo, pero wag yung lalabanan yung lips mo. And even siguro yung common mistake is yung combination of colors. Mm-hmm. Siyempre not everyone knows their color wheel. So, common mistake yun. Yeah, may mga colors na hindi nag-work together. Yes. So, pero yeah. Sa amin, although rule talaga yun, no, na yung ibabalance mo, yes. Siguro depende din yun sa personality ng tao. Like, if loud talaga siya, or like, super bold talaga ang choices niya sa fashion niya, sometimes it works for those kind of people. True. Na minsan ako may days tayo na gano'n na lang. Mm-hmm. Na sobrang bongga yung eyes. Playtime talaga. Tapos nagiglitter lips pa. Yes. Kami. But those are for special occasions. Yes. Then maybe nabagayan din no costume. Oo, hindi naman siya yung basta-basta trip mo lang. But of course, babagayan mo nga doon sa occasion. Mm. Tsaka sa personality ng tao. Saka siguro isa din sa mga mistakes, yung iba kasi, like, especially kung di sila makeup artist, yung tamang foundation shade. Oh my gosh, yun yung pinakamalaking pagkakamali. Nating lahat, actually. That's why ang foundation natin parati is neutral. Mm-hmm, neutral. Kasi don't want you to be too yellow also. Mm-hmm. Kasi pag nilagyan ka ng warm, no, tendency ka mag-orange, mag-yellow. Yes. Tapos yeah. Acidic pa ako. Yun, ang dami-daming kailangan i-consider when you're choosing your makeup, yeah. Choosing your foundation. Ako, acidic ako. So, most of the time, if hindi ako careful sa mga foundation na ginagamit ko, after ng gig ko, sobrang pawisin pa ako. It tends to look darker than my neck. True. No? Marami pa actually, but those are yung mga pumasok sa isip ko. Kami rin, makeup artist. Like, aminado kami. Like, ako personally, nagkakamali din ako minsan with the foundation. Kasi, lalo na pag first time mong gagawin yung client mo. True.
kaya nga ako nagtatanong ako na ano pong skin type nyo, nag-oxidize ba sa inyo? Mm. Kasi at the same time, ayoko rin manghula. Mm. Saka syempre minsan after namin mag-makeup, umaalis na kami. So hindi namin alam yung effect ng makeup after. Kita mo na lang sa picture. Mm. So we're almost done with the eyes. So mamaya, babalikan ko pa yan. Nakikita ko rin gusto kong makita eh, for the eyeshadow. So, punta na tayo sa foundation. So ngayon, I'm putting primer. I'm using the Huda primer since I'm going to use the Huda foundation. Huda foundation. Naniniwala kasi ako na pag kung ano yung foundation na gagamitin mo, yung corresponding primer then yung gagamitin mag-work mo. Because they work together. Because yes. They are formulated to work together. Tama. So yun. Don't forget the neck. Mamayang pa-foundation din tayo siya. Mm-mm. So yung ginamit niya po sa akin na Huda primer ay yung moisturizing. Yes, because later may spray pa tayo na pang matte. Mm-hmm. Pang mattify, diba? In fairness dun sa mattifying spray na yun, gumagana siya talaga. Yes, you can do this like before and after makeup. Serious. This is MAC Fix. Matte. The difference between yung TV stage makeup and live appearance okay. Makeup. Yes, stage makeup. So, usually pag live appearances, of course, most of the time, nagpe-perform ka naman talaga nun. Mas bongga yung makeup mo. Mga pang-asap levels, ganyan. Yung may color, may glitter talaga. Mas putok yung color, siguro. Pwedeng mas makapal din yung lashes, ganyan. Pag TV? Pag live appearances. Pag live appearances. Kasi, syempre, yung mga nanonood sa'yo, syempre sa baba sila nanonood, di ba? Malayo. Oo, tapos yung iba malayo. Nakikita pa rin nila yung face mo, saka yung effect ng makeup mo. Kapag mga TV, syempre, I usually consider the lighting, tapos HD. Mm. HD na kasi yung mga cameras ngayon. Like, sa foundation, dapat yung finish niya, kahit hindi HD makeup yung gamit ko, dapat plakado pa rin siya. Kasi kita ng kita eh. Lahat, o, pag HD. Pero pag ano, diba, pag asa, pag TV, lalo na pag live sa studio, yung blush on, yung contour, yeah, mas hard defined, ng konti. Oh. Kasi dahil sa lakas ng ilaw. Minsan parang feeling mo putok na yung blush on mo, pero pag under the lights, lalo na sa asap, diba? True. Sobrang... Yun naman talaga dapat yung consideration mo is lighting. Lighting, ganyan. Tapos kung outdoor, iba pa. Iba pa. But what I usually do, just to be safe, is that I make sure na the makeup looks good in person and on TV. Para may makita man sa'yo in person, sabihin, ay, maganda rin pala in person. To. What are some of the biggest challenges you faced sa 10 years as a makeup artist? Siguro yung journey nung hinahanap mo yung nung time na hinahanap ko yung placement ko sa industry. Na parang do I fit in? Na parang am I good enough? Yung mga ganun. Nung time na tumatanggap lang ako ng kahit anong trabaho. Just to be like a step closer to my dream, mga ganun. Feeling mo underpaid ka, tapos it wouldn't help you. But somehow kasi yung mindset ko is one opportunity could lead to another opportunity. Yes. Hindi natin malalaman kung sino yung makikilala mo. Totoo. Along the way. Kahit sabihin natin na sobrang shitty nung shoot, pero may isa pala doon na could give you another opportunity. Diba? Why not? Yun yung same din dapat na mindset. Kahit sa akin, yun yung tinuro ni Sir Martin Rivera sa amin. There should be no small or big shows. Yeah. You should always consider all your shows your last show. True. So you should always give your best kasi hindi mo alam kung sino yung manonood. Yung manonood. Malay mo, dalawa lang yung nanonood pero sobrang laking, ano pala, producer. True. Or may-ari pala ng isang malaking record label kasi hindi mo ginalingan. And it could have been the opportunity for you pero you did not give your best. True. And not everyone is given the same opportunity. Yes. Kaya and parang... May mga opportunities na pag dumaan na, hindi na babalik. True. Kaya kapag andyan na, grab lang ng grab. Kasi you wouldn't know eh. If it's a failure, then it's a lesson for you to build on. Pero struggle pa rin for me. Like, I never really felt na I'm already successful. Kahit may mga nagsasabi sa akin na ang bongga ko kasi I get to do makeup for you, for James, for Lauren, for other Viva artists. Ganyan. So, parang ang struggle ko is paano ko itatop yung gawa ko last time? Alam mo yun? Kasi parang you're only as good as your last work yes. Eh. So, and how to be consistent, how to maintain kung ano yung meron ngayon. Yun yung pinaka-struggle ko sa ngayon. But it keeps pushing you forward. Exactly. Kasi and that's a good trait na
kumbaga, na kinoconsider mo siya as a struggle kasi ibig sabihin na hindi ka nagiging complacent dun sa gawa mo yun lang. Kaya mo feeling nagsastruggle ka kasi pinupush mo yung sarili mo na mag-isip ulit ng bago, So that's actually good. It's okay, nakabahan ako every time. It means that ang dami ko pang pwedeng ma-explore kasi hindi ako nakokontento sa kung ano lang yung kaya ko. Kasi feeling ko marami pa akong ibibigay.